Mga kasolar, meron po tayong gagawin. Ano po ito? Inverter board, 500 watts. Pinagawa daw to, pero hindi na nagawa. Ngayon po, meron tayo ditong MOSFET. Lalagyan natin ang MOSFET. Nagte-testing tayo. Pero yung problema lang naman nito pag ganitong nagkakaroon ng shorted MOSFET or itong kapasitor. Dinala to dito, wala na itong mga MOSFET at kapasitor. Pwede rin shorted itong itong high frequency transformer. Pero bihirang masira ito. Itong inverter board, power inverter na to, wala tong safety features, wala tong overcurrent protection, short circuit protection, yung high temperature at saka yung low voltage sa disconnect at saka high voltage sa disconnect, LVD and HVD, wala po siya. Meron po tayo ditong transistor, MOSFET. Lalagyan po natin ang MOSFET. Pakita ko po sa inyo yung Ito po yung mga MOSFET natin. IRF3205. Ito po ilalagay natin dyan. Tsaka meron po tayong kapasitor na ilalagay. 35 volts. 1,000 microfarad. Kasi meron ditong sa board niya. May na kapasitor. Lagay po natin itong kapasitor. Pero itong kapasitor, bago natin ilagay, pakikita ko po sa inyo yung pag-testing. Gagamitin natin digital multimeter, digital voltmeter. Ito pong kapasitor. Yan po. 35 volts, 1,000 microfarad. Ang pag-testing po niyan, dito po tayo sa range ng ng ohms, diode, kapasitor, tsaka continuity. Ngayon po, ito yung selector. Seselect po natin siya sa kapasitor. Ayan po. Ayan. Titestingin po natin siya. Ito pong kapasitor, bago nyo po ito testingin ng multimeter, ng tester nyo, so-short nyo po yung positive-negative niya, terminal. Kasi po, may May nag-i-store po ng kuryente ito . May kuryente po ito. Baka masira yung multimeter nyo, yung tester nyo. Yan po. Pinag-short ko po yung dalawang terminal. Positive, negative. Ngayon po, makikita ko po sa inyo yung pag-testing. Yan po. Yung test point po ng test probe natin, doon sa dalawang terminal. Yan po. 1,073 microfarad. Yan po. 1,051 microfarad. Kanina po, 1,070. Okay pa po yan. 1,000 lang naman po siya. Ang unang sukat po natin, 1,070. Tapos yung next na nakuha natin sa kanya, 1,050 microfarad. Pero siya, 1,000 lang microfarad lang siya. Ilalagay na po natin siya dito sa circuit. Inang po natin siya. Ngayon po, MOSFET naman po yung lalagay natin. Dito po siya yung MOSFET. Pero bago po natin lagay yung MOSFET, pakikita ko po sa inyo yung pag-testing ng MOSFET. Para doon po sa mga baguhan, sa newbie,
matuto po kayo mag-testing ng MOSFET gamit yung digital voltmeter. Ito pong MOSFET, IRF3205, N-channel po ito. Ang pag-testing po nito, dito po, yan po yung range niya sa diode, ohms, resistance, continuity, tsaka capacitor. Diyan po siya tapat. Ngayon po, may selector po yan. Seselect po natin siya sa diode. Yan po. Yung pag-testing po kasi nitong MOSFET, pag digital voltmeter sa diode po. Ito po yung diode, yung symbol niya. Ito pong IRF3205, yung number 1 po niyan, gate. Yung number 2, drain. Yung number 3, source. Ito pong number 2, yung drain, connected po dito sa body. Pakikita ko po sa inyo. Yung body po ng MOSFET, ito po, ayan. Tsaka itong number 2, magkasama po yan. Ito po, continuity. Ayan. Nagwa-warning. Nagbibip. Nagbabuzzer. Ibig sabihin, magkasama po siya. Number 1, gate. Number 2, drain. Number 3, source. Balik po tayo sa diode. Ayun po, diode. Te-testing po natin siya. Apat po yung gagamitin natin. Apat din po yung te-testingin natin. Ayan. Ngayon po, para mawala po yung reading, short po natin, hawakan po natin yung gate at saka drain. Ngayon, hawakan ko po. Detest ulit po natin yung drain at source. Yun. Wala po. Ngayon po, yung test probe, ididikit natin, tatouch po natin sa gate. Babalik po natin sa drain. Meron po ulit yan. Ayun. Ngayon po, attach po natin yung gate at drain. Ayun. Nawakan ko po. Yung paa niya, ayan. Balik po ulit tayo sa drain at saka sa source. Ayun. Wala po reading. Ididikit po natin siya sa gate. Babalik po tayo sa drain. May reading po. Ayun. Ibig sabihin, nag-switch po siya. Buo po yun. Ito po. Pinaligtad po natin yung test probe. Ayan. Ang masusukat po natin dyan yung diode. May diode po yan sa loob. Ngayon po, pag binaligtad natin, meron po tayong masusukat. May reading po. Ito po, patouch ko po yung gate. Ayun, may reading. Hawakan ko po yung gate at saka drain. Wala po yung reading. Ibig sabihin po niyan, buo po yan. Ito pa isa. Ayan po. Nakita po natin. Ayan po.
Hawakan po natin yung gate at brain. Wala po siya. Wala po reading. Ayan. Tatouch po natin yung gate. Babalik po tayo sa drain. May reading po yan. Ayun. Hawakan po natin yung gate at drain. Testing po ulit tayo. Wala na po siya reading. Touch po natin yung gate. Balik po tayo sa drain. May reading na po yan. Ayun. Hawakan po natin yung gate at drain. Balik po ulit tayo sa drain. Wala po reading. Bow po yan. Ganun lang po yung pag-testing yan. Yung isang step naman ng pag-testing po ulit, lalapit ko po yung camera para mas makakita nyo. Yung isang step ng pag-testing po, ito din po gamit natin yung digital voltmeter. Kanina po kasi tinatouch natin ng daliri natin yung ano eh, yung tinatouch ng daliri po natin yung ano, yung MOSFET. Ngayon po ang pang-touch natin, ito din pong test probe. Naka-diode po tayo. Naka-range po tayo sa diode, capacitor, continuity, resistance. Dito po yung selector. Sa diode po tayo, yun po yung diode, symbol po ng diode. Testing po ulit tayo. Kanina po, ang ginagamit natin, yung daliri po natin, na hawakan po natin yung gate at saka drain. Yung isang step naman po nito, ito po. Ngayon po, itatouch po yung gate. Ayun, may reading po. Ayun, may reading. Ngayon po, para malaman po natin na buo siya, ito pong negative test probe. Tatouch po natin yung gate. Pagbalik po natin sa source, dapat po wala na reading. Ayun, wala po reading yung ano natin, multimeter natin. Ngayon po, para malaman natin kung talagang buo, ma-sure natin, tatouch po natin yung gate. Ito pong positive test probe. Ayun. Ibabalik po natin yung positive test probe sa drain. Dapat po yan may reading. Ayun. Itatouch po natin yung gate nitong negative test probe. Pagbalik po sa source, wala na reading. Ayun po. Ito po yung isang step pa. Ito lang po ang gagamitin nyo. Kahit di nyo po gamitin yung daliri na i-short po yung gate at saka drain. Kanina po ginagamit natin. Nawakan po natin yung gate at saka yung drain. Ngayon po, testing na natin yung mga MOSFET. Hindi na natin siya ikabit. Na-sure po natin na siya ay good. Ito po yung mga defective na MOSFET eh. Nalagay ko na po dito sa isang lalagyan. Ayan. Ito po, marami pong MOSFET. Ayan. Ikabit na po natin yung MOSFET. Na testing naman, buo siya.
maghihinang po kayo. Huwag niyong tatagalan. Kasi pag mainit na po yung pyesa, and the damage, sisira po yung pyesa. Kaya hinihi po ko po eh. Pag mainit na mainit, hindi ko po ulit dinidikitan ng soldering iron. Hindi ko po inihinangan. Gate po itong hinihinangan natin. Padidikitin po natin sa board. Gate po yan. Bakbak na po kasi yung ano niya, PCB. Lagyan po natin siya ng negative. Po natin siya ng positive. Testing po tayo. Talagyan po natin siya ng capacitor. Talagyan po natin siya ng outlet. Lagyan po natin ng outlet yung output. Ilagay ko po dito sa filter capacitor. Ito yung cable nung power supply. Ito yung power supply natin. Yung black, negative. Yung pong digital multimeter natin, seset po natin sa DC. Ito po yung DC. Ito po yung negative. Ito po yung positive, yung pula. Ito po sa test probe. Ayun po yung positive natin. 13.31 yung supply po natin. Positive, negative. 13.31, 30. Ayan. Kakabit po natin siya dito. Negative. Nakakabit na po. Positive, dito po. Yun. Sukatin po natin yung output niya. Ito. 309. Ang input po, 13 volts DC. 13.1. Ito po, input. 13 volts DC. Yan po yung input niya. Ito po yung output. 318. I-testingan po natin ang ilaw. Testing po natin yung ilaw. Ayun.
naging 237. Tanggalin po natin yung ilaw. Testing po tayo. Ito para sa input. Set po natin siya sa DC volts. DC volts po siya. Ito po yung sa input. Ito po yung sa output. Galing po dun sa high frequency transformer. Ito po. Ito naman galing po sa battery. Ito po yung voltmeter ng battery. Ayun. Ito po yung battery natin. 13.07. Ayan po. Volts DC. Ngayon po, meron tayo ditong ilaw. Nakabit po natin yung ilaw natin. Ito po yung ilaw natin. Ito po yung wire. Nakabit po natin siya dito sa outlet. Ayun. Yung battery natin 12.84. Yung output natin galing po dun sa power inverter, sa inverter board, 235.7 volts DC. DC po siya. Ayan, 235. Ito po, napailaw ng battery itong bumbilya natin. Ayan siya. Ito po siya nakasaksak. Okay, maraming salamat po. At okay na po yung power inverter natin. Hindi po nag-iinit. Thank you po.